Excuse me, may mga asawa na ba kayo? Wala pa. Hindi naman sana kikialam ako ha, pero alam nyo, sarap na may asawa. Akalain nyo, wala kayong mga asawa. Ganda naman kayo. Tsaka mga anak, wala? Nung nasa edad niyo ko, meron na akong tatlong anak na lalaki. Ngayon, 13 na. Wow! 13? Sipa? Matulis eh. Yung panganay ko, dito siya nakatira. Oo, kasama ko. Masunurin. Bachelor. Kaya lang masyado ng matanda para sa'yo. Yung pangalawa, ha? Nakatira dyan. Dyan, sa tabing bahay ko. Doktor. Mabait yun. Laging tumutulong sa mga kapwa niya. Kaya lang, may asawa na rin. 5 ang anak. Mabait na bata. Yung pangatlo, businessman. Malayo yung bahay. Pero binibisita ako tuwing Linggo. Maalalahanin. May asawa din. 4 ang anak. Excuse me po. Yung pang-apat kong anak. Sweet. Ha? Malaanghel. Cute. Napakalambing na bata. Masayahin. Ay, sige sa'yo na. Nagpari yun eh. Pinagpulit kayo kay Lord? Yung panglima kong anak. May negosyo rin, dito, sa bayan. Kaya lang nambubudol ng mga tao. Yung pang-anim kong anak, kinasal sa incheck. Yung pampito kong anak, nag-Saudi. Eh, di may remittance kayo. Sinama yung sumunod sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng 2 taon, nirecruit pa yung mas bata nilang kapatid at sumunod din sa mga kuya niya sa Saudi. Nagpapadala naman ba sila? Naku, wala! Ni ha, ni ho, wala akong narinig sa kanila. Matapos ko silang paduduin, lumaylay na yung dede ko. Ni hindi man lang tumatawag kahit birthday ko. Grabe, wala man lang pa-chocolate. Kahit Pasko, wala. Buhay pa kaya yung mga yun? May ninda ka, Day? Wala man manang, pagod lang, napaaga ng bangon. Hindi man ko makatulog. Hindi ka dapat nagpapalipas ng pahinga, manang. Huwag mo akong pinagluloko. Hindi kita niloloko. Itong umaga, mas gumaan ang pakiramdam ko nang mamasdan ko kung gaano kakarikit. Hindi ba't ako ang munting miserableng halimaw noong bata pa lang tayo? Pinupukol kita ng putik at nilalagyan ng uod sa leeg. Naaalala kong tinali pa kita sa puno at ginupit ang iyong buhok. Diri ka. Ay, ang maganda mong buhok. Kay dali sigurong manatiling matino sa ganyang malasut lang buhok na nakaputong sa iyong ulo. Nga, aman. Kung ano-ano lang pinagsasabi mo. Hindi ako nagsasabi ng kung ano-ano. Pinag-isipan ko yung mabuti. Talaga? Pinag-isipan ko yun buong gabi. Nabuang ka na, Kit. Ganun ba? Hindi natin iyon maaaring gawin. Bakit hindi? Ipapapatay tayo. Yun nga, syempre. Kaya sila narito. Gagawin nilang nararapat nilang gawin at gagawin natin ang nararapat nating gawin. Nakatakda silang ipapatay tayo, nakatakda tayong umayo at ilibing ang ating kapatid. Ganun talaga yun. May iba ka pa bang naiisip para mabago yun? Ayaw kong mamatay. Hindi man ko gusto mamatay. Kung pwede lang.
intindihon? Ang unang-unang salitang narinig ko sa inyong lahat ay umunawa. Bakit hindi ko nauunawaang hindi ako dapat maglaro sa tubig malamig, matingkad, marikit na dumadaloy na tubig? Dahil may tatapon ko ito sa marble na sig ng palasyo? O sa lupa dahil dinurumhan ng lupa ang bestida ng dalagita? Ang intindihon na hindi kinakaukaw ng mabuting bata ang lahat ng ulam gamit ang kanilang kutsara? O ipanglilimo sa pulubi ang lahat ng laman ng bulsa? O tatakbo ng kasing bilis ng hangin hanggang sa mabuhal? O hihingi ng inumin pag sila'y pinapawisan? O gustong maglangoy sa perte kaaga o perte kagabi dahil lang sa gusto nilang maglangoy? Intindihon mo. Ayoko umanawa. May sapat na panahon para umunawa pagtanda ko. Tatanda man ako. Pero hindi ngayon.